Meron na namang epal, meron na namang maingay. So, ayan mga ka-journey. Sweetie, stop it. Do it again. Good morning mga ka-journey. So, today it's Sunday. Normally before, pag weekend, nag-stay muna ako sa bed. Sa sound trip ako, hindi muna ako directly bumabangon ng aming kama o lumalabas ng kwarto hanggang sa ako ay hindi pagutom. But then, since na makolekta ako ng plants at naging ganap na plant mama na ako, so nagkaroon ako ng mga responsibilities. Gaya ng pagdidilig sa umaga kasi the best time to water your plants is in the morning. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila alagaan at kung ano pa yung mga ways na ginagawa ko para sa pag-aalaga sa kanila at kung paano ko sila dinidiligan. Sa room namin, mayroon kaming isang plant, si Sansevieria zeylanica. Very drought tolerant siya, so once a month ko lang siya dinidiligan. Today, hindi siya naka-schedule for watering. So yon, samahan niyo ako sa aming living room or sa aming urban jungle. Let's go! Moisture meter, gaya nito. Kasi ako, ito lang yung pinaka-way ko kung kailan ko na didiligan ang aking mga alagang halaman. Once na nilagay mo siya sa soil, makikita mo na kung dry, moist, or wet yung kanilang soil. Of course, pag sinabing dry, then kailangan diligan mo na. And then pag moist, gaya ng mga Calathea varieties, prepare nila yung moist soil. So it means still okay pa. Then pagka-wet, wag mo muna siyang didiligan or else magkaka-root rot. Mag-start tayo kay spider plant. Bali, drought tolerant din siya. So, every 2 weeks ko lang siya dinidiligan kasi once ma-overwatered mo siya, magiging limp yung leaves niya or magkakaroon siya ng yellow leaves. 100 ml na tubig lang binibigay ko sa kanya normally kasi para sure, minimeasure ko. Yun, diligan na natin si spider plant. Ganito ko siya dinidiligan para talagang kalat yung tubig. Normally, pag talagang okay na yung ipagdidilig mo, yung tubig lumalabas sa pinaka-butas sa pot, it means yung tubig bumaba na sa kanyang ugat. So, okay na yon. So, 100 ml na rin. I think it's already okay. At nakita mo naman ang tubig lumabas na sa kanyang pot. So, I think okay na si spider plant. Set aside lang natin bago natin ibalik. Next naman is si Calathea insignis or lancifolia. Pero ang tawag ko sa kanya is rattlesnake kasi mukha naman siya talagang snake. Bali, moist soil ang gusto niya. Sa gabi, actually, sila yung favorite variety na plants na gusto ko kasi sa gabi,
yung leaves nila is talagang tumataas, nagpo-fold, patayo yung kanya, and then bumababa ulit pagka umaga or sa daytime. Bali, mayroon siyang tubig sa saucer, dahil pinapatong ko siyang ganyan para sa humidity, kasi mahilig siya sa humidity, or yung mga Calathea variety is mahilig sa humidity. Pero huwag mo ibababad yung syempre yung ugat, kasi magkakarotorat din. Pinapalitan ko yung tubig once in a while pag nakikita ko medyo madumi or dry na, then pinapalitan ko yung tubig. So normally today, kanyang water is 200 ml. Bali, every week ko rin siyang dinidiligan. Of course, meron tayong takal. And nga pala, itong tubig na ginagamit ko is galing sa rain. Iniipon ko siya. Ipapakita ko sa inyo kung gano'n nakadami ang aking naipon at kung paano ako nag-iipon. So yun, didiligan na natin si Rattlesnake. Sali natin siya sa ating mandilig. Then, didiligan na natin siya. Siyempre, yung kabilang side din. Okay na rin siya. Oh. Kita nyo, lumabas din yung tubig sa pot, sa pinakailalim, sa butas. So, it means okay din. At aside lang natin, bago ulit natin siya ibalik sa kanyang pinakadalagyan. So, I think ngayon si spider plant ay okay na. Hindi na tumutulo. So, ibabalik ko na siya ulit sa kanyang pinakadalagyan, sa kanyang place. Then, sunumunod naman yung ibang mga plants. Next ay si Davalia griffithiana or si rabbit foot fern. Actually, ang tawag ko sa kanya ay tarantula foot fern kasi kita mo naman yung kanyang rhizomes para talagang yung mga galamay ng tarantula, di ba? Noong una, parang natatakot pa akong hawakan to kasi parang ang strange niya. Pero nakakatuwa din. Niyayakap niya yung kanyang pot. So, yun, mahilig siya sa tubig. Eh, naglalagay din ako ng water sa saucer kasi dati, nung hindi pa ako naglalagay ng water sa saucer, yung dahon niya, feeling ko, bumabagsak. And then, nung naglagay na ako nito, nagtaasa na yung dahon niya. So, mahilig din siya sa humidity. Ang gusto niya, ang prefer niya ay yung high humidity din. I water this plant frequently, pero little amount lang ng water kasi once na masagi yung soil niya, na-overwater din siya and then malalagas yung kanyang mga dahon. So, ang amount na binibigay ko sa kanya is 100 ml. But then, since nakita ko na medyo madalas siyang mauhaw, ginagawa ko ng 125 ml. Nalalaman ko rin, pag kailangan niya ng water, ay pagka inangat ko na siyang ganyan, and then lightweight na, so it means dry na, kailangan na siyang diligan. Pero pagka medyo mabigat pa, hindi ko muna dinidiligan, or to make it sure, ginagamitan ko siya ng moisture meter. And then, once na still wet pa, nahayaan ko muna. Pero most of the time, lagi siyang dry kasi nga uhawin siya. Next natin ay si Shaplera arboricola. Pero tinatawag ko na lang siyang Plera kasi nga mahaba ang kanyang pangalan. Tsaka medyo mahirap bigkasin. Bali, hindi ko na siya dinadala sa sink kasi maarte siya. Ayaw niya ng palipat-lipat yung place niya. Kaya nandun siya sa pinakasulok para hindi siya nagagalaw. And then, dito ko na lang siya dinidiligan. Once a week, dinidiligan ko siya 100 ml. Schedule kong diligan today yung iba sa ibang other day naman. So, meron din ako ditong humidifier. Bali, pag summer, ginagamit ko siya. Normally, winter, kailangan mo siyang gamitin once na dry yung environment dito sa apartment namin. Pero, hindi naman siya ganun ka-dry kasi nga dahil sa radiator. Kaya, hindi ko siya ginagamit. Inisprayan ko na lang yung kanilang mga leaves. And naglalagay na lang ako ng tubig sa saucer. Pero last summer, ginamit ko siya sa ibang plants ko na mahilig sa high humidity gaya ng
Calathea varieties dahil nga they prefer high humidity. Hindi ako green thumb, pero bago ko bumili ng plants, inaalam ko muna kung ano yung mga pangangailangan nila, kung gusto nila yung high humidity or kailangan dry, nasa dry place sila, or syempre kailangan nila ng light. So hindi naman whole apartment namin ay may window, kaya halos lahat ng plants ko is nandito sa living room kasi ito na yung malaki naming window na area. Kung mamatay naman tayo ng halaman, of course malulungkot tayo kasi magtatanong tayo kung ano pa yung ginawa nating mali, but I think it's part of the experience, and the next time na bumili tayo ulit ng that kind of plant, then alam na natin kung saan tayo nagkamali or ano pa yung mga hindi natin nagawa para makasurvive sila. Gaya ko, I think namatayan ako ng dalawang plants since nung nag-alaga ako. Basta masasuggest ko lang, bago tayo bumili ng plants, of course, alamin muna natin yung kanilang mga needs. Kasi nga iba-iba yung kanilang pangangailangan. Hindi natin sila basta pwede pagsamasamahin sa isang place and then magkakaiba sila ng needs. Kawawa rin naman if ever na hindi sila makasurvive, diba? May buhay din ang kanilang, may buhay din ang mga halaman. So, yun, tapos na ako sa pagdidilig ngayon. And then, mag-proceed na tayo sa paglilinis ng leaves. Medyo mas matagal yun or mas madaming time ang kailangan ko doon. So, let's go!